Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring nababalot ng kontrobersya at kaiwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalik ang iyong lingkod, RH11 Ray Sibayan sa kasaysayan. Trahedya sa treasure. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? May ibang taong dahil sa kahirapan ng buhay, natutugsong sunggabaan ng pagkakataong magkaroon ng biglaang pagyaman. At isa sa madaling nakabitag sa mga mahirap ang treasure hunting. Totoo kaya may mga nagtatagong kayamanan? Umitsa lamang ito ng trahedya. Atin pong alamin sa kasong nangyari kamakailan sa dalawang treasure hunter. Ating simula na pagsubaybay sa kasong ito. Dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Flash Report. Flash Report! Larry? Bakit, Kurt? Ano ito? Ano itong nasa loob ng bag mo? Gamit ito ng pabrika. Mamahaling gamit, ha? Paano nagkaroon yun sa bag ko? Magpapalusot ka pa eh. Uling-huli ka sa akto. Wala akong alam dyan, ha? Ang sabihin mo, matagal mo nang ninanakawan ng pabrika. Ba, hindi. Nagkakamali ka. Wala pa ba't tayo sa delibitin mo? Manager, halika. Sisiguruhin ko sa'yo yung pananagutan mo ang iyong pagnanakaw. Halika. Mukhang pagod na pagod ang asawa ko, ah. Pantanggal ng pagod. Wala na akong trabaho, Martha. Ha? Bakit? Nagtanggalan ba ng trabahador sa pabrika? Hindi. Tinanggal ako. Dahil napagbintangan ako, nagdakaw. Ha? Larry, matagal ka na sa pabrika! Yun na nga eh. Ang tagal ko ron. Minsan man, hindi ako nagtangkang magpalusot ng mga gamit doon. At kahit maghirap tayo, alam ko, hindi mo maatim gumawa ng masama. Totoo yan. Pero minatagpo ang mamahaling gamit ng pabrika sa bag ko. Paano nangyari yun? Yan nga, hindi ko maubos maisip eh. Hindi ko malaman kung sinong naglagay ng gamit ang pabrika sa bag ko. Sana yan ang ipinaliwanag mo sa boss mo. Kahit anong paliwanag ko, ayaw akong paniwalaan ang manager. Matibay daw ang ebidensya laban sa akin. Ang gusto pa nga, kasuhan ako eh. Ano? Nakiusap lang ako na huwag na akong ipakulong. Ayun, tinanggal na lang ako sa trabaho. Ang dami pa naman natin mga bayarin. Renta ng bahay, utang sa tindahan, bayarin sa kuryente, sa tubig. At ikaw lang ang may hanap buhay. Ngayon wala ka ng trabaho. Paano na tayo? Sa amin may nagpahamak sa akin. Sino naman ang magpapahamak sa iyo, Larry? Marami kang kaibigan sa pabrika. Wala akong nakakaaway isa man sa mga kasama ko. Kaya nga naging matalik yung magkaibigan tayo. Kabisado ko ng ugali mo. Hindi mo kayang gumawa ng masama. Pareho lang naman tayong gugustuhin pang maghirap kaysa kumita sa illegal. Mabuti pala. Nalibre ako sa trabaho ko rito sa Saudi. At naisipan kong kumustahin ka. Hindi ko pa malalaman ang problema mo dyan sa Pinas kung hindi kita tinawagan. Malalaman ko rin kung sino naglagay ng gamit ng pabrika sa bag ko. Larry. Malaman ko lang kung sinong nagpahamak sa akin. Magbabayad siya ng mahal. Larry! Ikaw pala, Pidong. Buti na sa loob mong kita. Akala ko hindi ako ang pinati mo eh. Ikaw! Kasi, nung mga nakarang araw, hindi ba naman ako pinapansin?
Kahit batiin kita, parang hindi mo ako nakikita. Parang hindi mo ako kakilala. Gayong magkabarangay tayo. Eh, noon yun. Natataunan mo lang na may problema ako, pero ngayon pa rin, hindi na ako namumroblema sa pera. Bakit? Tumama ka sa loto? Hindi. Meron na akong magandang pinagkakakitaan. Treasure hunting. Hmm. Treasure hunter ka na ba? Oo. Ilang buwan na. Sa trabaho ko ito, kumikita ako ng malaki. Kaya nga, bala ko alokin ka para sumama ka sa akin. Kasi, nabalitaan ko wala ka ng kayod. May papasukan ako. Ayaw mong sumama sa akin? Salamat na lang, Pinong. Wala akong alam sa trabaho ang inaalok mo sa akin. Isa pa, may kausap na ako. At ayokong sumira sa usapan namin ng taong tutulong sa akin para magkatrabaho. Naawa ko kay Larry, Remy. Bakit ka maaawa sa kanya? Alam mong high school pa lang mag-best friend na kami. Wala namang kapansanan ng taong yun ah. Sabi ko nga sa'yo, nawalan siya ng trabaho. Makakakita rin niya ng ibang pagkakakitaan. Gusto ko siyang tulungan. Huwag mo nang abalahin ang isip mo sa ibang tao. Baka maapektuhan pang trabaho mo dyan sa abroad. Kung asawa mo, hindi kita inaabala, ibang tao pa. Gusto ko sanang maramdaman ni Larry na concerned ako sa kanya kahit magkalayo kami. Sammy, pamilya mo ang intindihin mo. Huwag ang ibang tao, buwisit. Remy, huwag kang magalit. Relax ka lang. Magkalayo tayo, haawahin mo ba ako? Eh, ikaw kasi eh. Kung ano yung sinasabi mo. Remy. Sip! Sip! Aray! Ah! Oh. Diyang! Tama na muna yung paghahalo mo ng simento! Dala mo na muna ako ng mga hollow box dito sa itaas! Makay! Oh, ingat sa andamyo ha! Madulas yan! Oo! Dadulas ako! Marta, bakit pumasok sa konstruksyon si Larry? Hindi naman siya sanay sa trabaho yun, ha? Kaya nga nagsisisi siya, Lucy. Naku, eh, kawawa naman siya kung hindi siya makakalakad. Masama daw kasi yung bagsak niya, eh. At parang nabalian daw yata ng buto ang dalawang paa niya. Kaya hindi siya makatayo, hindi makalakad. Dapat pa-doktor siya. Kaya nga naparito ako sa'yo. Ha? Ano? Ano? Magkakilala tayo, ha? Alam ko nga, nagpapautang ka ng patubuan. Naaawa ako sa asawa mo. Kaya uutang sana ako sa'yo ng pampagamot ko kay Larry. Ay nako, pasensya ka na. Hindi mo ko matutulungan? Oo, nagpapautang nga ako. Pero doon lang sa may collateral. Naku, wala akong maipiprenda sa'yo eh. Lucy, pakiusap naman. Naku, pasensya na. Kasi kapag pinautang kita ng walang collateral, masisilip ako ng iba. Baka masira yung negosyo ko. Eh, sa iba ka nalang lumapit. Wala akong alam na ibang malalapitan eh. May iba kang mga kakilala at kaibigan? Karamihan sa mga kaibigan at kakilala ko, gaya ko ring mahirap. Wala akong magagawa. Sige na ha, may aasikasuhin pa ako. Diyan ka na. Marta. Bakit ka umiyak? Pinong. May problema ka ba? Wala. Wala, Pinong. Sige ha. Taga. Marta, huwag mo naman akong talikuran. Marta! Hindi, Mahal. Maghintay na lang ako sa pagdating ni Marta. Alam kong kumikilos ang asawa ko para may pagamot ako. Pero kailangan kong kumilos para makatayo at makalakad. Pipilitin kong makatayo. Kapag nakatayo ako habang nakahawak sa sila, pipilitin kong makalakad.
ito ang mga bago magkirot. Mabubuhal ako na! Sa kunting galaw, kumikirot ang mga paa ko. Hindi ako makatayo. Hindi ako makalakad. Habang panahon pa, habang buhay na ba ako magiging lumpo? Kawawa naman si Larry. Kay Martha ako naaawa, Lucy. Gusto kong tulungan niyo mag-asawa. May patakarang ka sa negosyo mo. Oo, pwede ko naman pautangin si Martha nang walang ibang makakaalam. Teka nga, magkamag-anak ba tayo? O, pinsan kita. Ay, bakit ba baliwalain mo ang pakiusap ko sa'yo? Sinunod naman kita. Di ko nga pinautang si Martha tulad ng bilin mo. Dapat. Dahil ako ang gustong tumulong sa kanya. Ako at walang iba. Eh, gumailap nga sa'yo si Martha. Naiilang lang siya sa akin dahil binasted niya ako nung dalaga pa siya. Nang manligaw ako sa kanya. O, paano mo siya matutulungan? Ako nang bahala, Rod. Basta kung ano sabihin ko sa'yo, sundin mo. Hindi naman kita kinukontra eh. Dapat. Dahil natutulungan kita sa negosyo mo. Kapag kinapos ka, dinadagdagan ko ang puhunan mo. O, tumatanaw naman ako ng utang na loob sa'yo. Kaya nga, huwag mo kong hihiyain kapag nakiusap ako sa'yo. Masama ako mapahiya. Kahit kamag-anak ko, basta tinabla ko, kakataluhin ko. Larry! Taka sandali ha! Maghuhugas na ako ng mga kamay ko. Diyos ko, ano ka ba naman tao ka? Pati sila pinalibag mo? Bakit sumasakit na naman ba yung mga paa mo? Sa kunting kilos ko lang, kumikirot ang mga paa ko. Kaya nga tumanggap ako ni Labada para maipagamot kita. Pero kulang. Nagagamit ko rin ng pera pambili ng pagkain natin. Mahirap na nga tayo nung hindi pa ako nadidiskrasya. Kapos sa maraming pangangailangan. Lalo pa tayo naghirap kayong hindi na ako makapagtrabaho. Makakapagtrabaho ka uli kapag gumaling na yung mga paa mo. Huwag kang maawa sa sarili mo. Sa'yo ako naaawa, Martha. Noong nililigawan pa lang kita, nangako ako sa'yo pagiginhawahin kita. Nagagawin ko ang lahat para mabigyan ka ng magandang buhay. Huwag mo nang isipin. Pero ano nangyari? Mula nang makasal tayo, puro hirap ang natikman mo. Hindi kita mabigyan ng sariling bahay at lupa na magagarang damit at kasangkapan ng masasarap na pagkain. Ni hindi kita maipasyal kahit sa malalapit lang na pasyalan. Larry, kontento naman ako sa kung ano ang mga nakakaya mo ipagkaloob sa akin. Nagsisinungaling ka! Hindi! Bakit hindi mo aminin, Martha? Na nagsisisi ka na, na ako ang pinakasalan mo. Hindi totoo yan! Kung ibang lalaking naging asawa mo, hindi ka maghihirap. Hindi ka maglalabata. Hindi ka magugutom. Larry, tama na. At para matapos ng paghihirap mo, pabayaan mo na ako. Iwan mo na ako, Martha. Iwan mo na ako! Hello, Sammy? Larry, sorry. Sorry? Saan? Naging busy ako sa trabaho dito mga nakaraang araw. Kaya ngayon lang kita natawagan. Ngayon ko lang nalaman ang kalagayan mo. Wala yan. Sabi ko naman sa'yo, pare. Ipaalam mo lang sa akin kapag kailangan mo ng tulong. Hindi ko na ipinalam sa'yo na nadiskrasya ako sa construction dahil ayokong maabala ka pa. Hindi yung kaabalahan sa akin, pare. Kasi yan ako makatulong sa'yo. Kung nalaman ko lang kagad na nadiskrasya ka, padadalang kagad kita ng tulong para makapagpagamot ka. May pamilya ka rin, Sammy. Pare, huwag mong tatanggihan ang tulong ko. Ikaw ang bahala. Tatanawin kong malaking utang na loob kapag natulungan mo kong
magamot ang mga paa ko para makatayo ako at makalakad uli. Ano, Sammy? 10,000 piso? Oo, Remy. Ibibigay ko sa iyong kumpletong pangalan at cellphone number ni Larry para mapadala mo siya ng pera. Ang laking halaga nun! Kukulangin pa yan sa pagpapagamot ni Larry. Oy, may mga obligasyon din tayong dapat bayaran, ha? Alam ko. May hinuhulugan tayong lupa. Makakabayad ka sa mga obligasyon natin. Laging buwang sweldong natatanggap mo. Kaya, sundin mo ang billing ko. Padala mo siya ng pera. Oh, sige, sige. Huwag mong kalilimutan, ha? Huwag mo na akong paulit-ulit na pagbilinan. Ginagawa mo akong parang bata. Alam ko nang dapat kong gawin. Marta! Pinom? Kanina pa ako dito. Nakita at narinig ko nang makiusap ka sa may-ari ng tindahan na hindi ka muna makakabayad ng utang. Bakit kailangan mo makiusap at lumapit kung kani-kanino? Narito ko. Sa lahat ng oras, nakahanda akong tulungan ka. Oh, marami akong pera. Eto. Kunin mo. 2,000 yan. Hindi ako nangungutang sa'yo, Pino. Hindi utang yan. Bigay ko lang sa'yo. Salamat na lang. Marta, hindi mo kailangan magtiis ng hirap. Pwede ka naman mabuhay na mag-inawa eh. Diyan ka na. Marta! Narito lang ako para sa'yo. Tigilan mo ako, Pinong! Kahit milyonaryo ka pa, hindi ko ipagpapalit sa'yong asawa ko! Hindi! Kailanman! Bakit hindi mo sinunod ang billing ko, Remy? Bakit? Hindi ko lang binigyan ng tulong ang kaibigan mo. Magagalit ka na pag dadabugan mo na ako? Bakit? Mas importante pa sa'yo ang ibang tao kaysa sa akin na asawa mo? Hoy, Sammy! Kapag ganyan ka, kahit nasa abroad ka, mag-aaway talaga tayo! Maramot ka, Remy! Makasarili ka! Mukha kang pera! Larry, kumusta ka na? Nakapagpagamot na ako, Sammy. Nalagyan na rin ng semento ang 2 pa ako. Sabi ng doktor, hindi magtatagal. Makatatayo na uli ako at makakalakad. Mabuti naman kung ganun. Salamat sa tulong mo. Huwag mong intindihin yung pare. Kapag nakapagtrabaho uli ako, sisikapin kong mabayaran ka. Kahit pa unti-unti. Larry, kahit mangutang ako, gagawin ko. Matulungan lang kita. Napakabuti mong kaibigan. Kung ako rin naman ang mga ngailangan ng tulong, sigurado, hindi mo rin ako pababayaan, hindi ba? O, siyempre naman. Kaya nga, bahala ko umuwi ng Pilipinas. At dyan na lang maghanap buhay. Para mas madali tayo magkatulungan. Hangad ko ang tagumpay ng lahat ng mga plano mo. Larry, may alam ka bang negosyo na pwede tayo maging magkasosyo? Pinong, marami ka nang nainom. Marami ka na rin nainom, Lucy. Pero sa lahat ng pisa ko, ikaw ang hindi madaling tabla ng alak. Mas nauna kasi ako natutong uminom kesa sa'yo. Kababae mong tao, daig mo pa ako. Mas daig mo naman ako sa pagkita. Eh, iba-iba kasi ang racket ko. Hindi gaya mo na patubuhan lang. 5'6 lang kasi, kabisado ko eh. Ako, kahit ano, basta kikita na malaki, wala akong pinipili. Legal o illegal. Madiskarte ka sa mga racket. Ako pa? Pwera lang sa babae. Kaya kong mag-date ng iba-ibang babae gabi-gabi. Oh, kaya mo yan. Kasi mapera ka. Pero... Pero sira ako kay Marta. Ganon. Alam ko kasi matagal mo na siyang kursonada. Pero naunahan ka ng iba sa kanya. Lucy, hindi pa tapos ang laban. Pero may asawa na si Marta. Bukas makalawa. Magiging akin din siya. Hindi biro. Itaga mo yan sa bato, pinsan. Mm-hmm.
mangyari na mangyayari, aagawin ko si Martha sa asawa niya. Hanggang ngayon ba masama pa ang loob mo sa akin, Remy? Hindi ko nakakalimutan yung sinabi mo bago ka umuwi ng Pilipinas. Namukha akong pera. Nasabi ko lang yun dahil sa sama ng loob ko. Sa hindi mo pagtulong kay Larry. Pinangangalagaan ko lang ang kapakanan natin. Huwag na tayo magtalo. Dahil nagawa mo ng gusto mo, natulungan mo ng kaibigan mo. Sino nagsabi sa'yo? Walang nagsabi. Pero nabalitaan ko nakapagpagamot na si Larry. Eh sino ba bang tutulong sa kanya kung di ikaw? Nag-sideline ako. At madalas nag-overtime sa trabaho para matulungan ko ang kaibigan ko. Anong problema mo dun? Naibigay ko naman sa'yo ng kompleto ang sweldo ko, di ba? Eh, paano kung dahil sa sobrang pagtatrabaho mo, nagkasakit ka, ha? Eh, di tayo naman ang naperwisyo dahil sa pagtulong mo kung kani-kanino. Mas mabuti nang tumutulong kaysa tinutulungan. Ay, ewan ko sa'yo. Kailan ka ba babalik sa trabaho mo dun sa abroad, sa Saudi? Wala na muna akong balak mag-abroad. Ha? Yan naman yata ang hindi tama at hindi ko mapapayagan. Remy, matagal na akong OFW. Malaki na rin ang ipon ko. Hiwalay sa perang tinatanggap mo. Magne-negosyo na lang ako ng pwede kong pagkakitaan ng maganda para hindi ko na kailangan magtrabaho sa ibang bansa. Martha! Uy, nakakatayot, nakakalakad na pala uli si Larry. Oo, Lucy. Ilan linggo rin siyang nagtiis na nakasemento ang dalawang paa bago siya gumaling. Kaya pala nakita ko sumakay sa jeep. May kasama. Ah, oo. Kaibigan ni Larry yun, na OFW. Oh? May kaibigan pala sa abroad yung asawa mo? Oo. Oh, kauwi lang niya. Siya din ang tumulong kay Larry na magpagamot. Oh. At kaya sila magkasama, eh, maghahanap sila ng gagawing negosyo. Maghahanap sila ng magiging negosyo? Oo. Oh, kasi ayaw na ni Sammy na magtrabaho sa ibang bansa. Ay, kaya pala hindi ka na naglalabada. Huh? Big time na kayo mag-asawa, ha? Dahil doon sa kaibigan yung mapera. Uy, hindi naman. Mapera yung kaibigan yung mag-asawa. Eh, kung hindi ba naman may malaking perang maipupuhuna ng dating OFW na yun, eh, makakapag-negosyo ba siya? Lucy. Ano? Malamang nga may malaking pera ang kaibigan ni Larry na dating OFW. Eh, kaya nga sinabi ko sa'yo, Pino, para wag mo nang maliitin si Larry. May kasangga na siyang mapera. Wala yun. Huh? Bakit ka na pangisi? Wala lang. May bigla lang sumaksak sa utak ko, pinsan. Huh? At sa naisip ko, siguradong magkakapera tayo. Ano? Ano yun? Magkakapera na tayo ng malaki. Sigurado pang babagsak sa mga kamay ko si Martha. Martha naman. Nakita mo lang akong paparating, sinara mo na ang taranggahan. Nag-iisa ako dito. At may gagawin pa ako sa loob, Pino. Huwag ka lang maging mailap sa akin. Wala naman akong masamang layunin sa pagparito eh. Tanggap ko na namang hindi tayo nagkatuluyan. Maging magkaibigan na lang tayo. Dapat lang. Kaya nga gusto kong matulungan ang asawa mo eh. At yung kaibigan niyang OFW. Na nabalitaan ko, naghahanap ng magiging negosyo. Paano mo sila matutulungan? Gusto ko ring maging maluwag sila sa pera. Gaya ko. Kung sasama sila sa akin sa treasure hunting. Treasure hunting? Oo. Sa pagiging treasure hunter, malamang biglang yaman ang asawa mo at ang kaibigan niya. Totoo ba yan sinasabi mo? Totoo. At kaya kong patunayan kahit kanino. Dahil may nadiskubre na akong mina ng ginto. Ano? Mina ng ginto, Martha? Totoo ba yun? Yun ang tiniyak sa akin ni Pino. Oh, wala akong tiwala sa tao yan. Pero malamang totoo yung sinasabi niya eh.
dahil maluwag siya sa pera. Kung totoong nakadiscover siya ng mina ng ginto, bakit isasama pa niya kami ni Sammy? Para matulungan niya daw kayo, tayo. Sa bagay. Wala pa nga kaming makita ni Sammy na magiging business namin. O eh, baka magustuhan ng kaibigan mo yung treasure hunting. Eh, ewan ko lang. Bakit kaya hindi niyo subukan ni Sammy? Baka nasa negosyong iniaalok ni Pinong ang pag-asa nating makaahon sa kahirapan. Ginabi ka na naman! Eh, kung saan-saan kasi kami nakarating ni Larry sa paghahanap ng magiging negosyo namin. Paghahanap nga kaya ng negosyo ang dahilan kaya madalas sa kay na Larry? Ano ba akala mo? Anong malay ko kung ibang target mo? Oy, Remy, huwag mong sabihin pati kaibigan kong lalaki pinagsisilosan mo. Hindi si Larry. Magandang asawa niya. Si Martha? Mukha pang dalaga kahit may asawa na. Huwag nga kung ano-ano ang sinasaksak mo dyan sa utak mo. Huh? Anong malay ko kung may interest ka sa asawa ng kaibigan mo? Oy, Martha, hindi ako traitor, ha? Walang kaibigan sa nedidemonyo. Tumigil ka na. Ikaw ang tumigil sa kapupunta kay na Larry kung ayaw mo magduda ako na tinatarget mo ang asawa niya. Wala akong iniisip at ginagawang masama. Kaya walang dahilan para sundin kita. Kapag hindi mo ako sinunod, pinatutunayan mo lang na totoo nga ang duda ko. Balak mo, lukuhin ako. Sabing tumigil ka na eh. Huwag mo akong pandidilatan, ha? Kapag hindi mo itinikom yung bunganga mo, baka... Baka ano? Ano? Sasaktan mo ako, ha? Subukan mo! Huwag mo akong ambaan lang ng sampal! Subukan mong kantiin ako, ha? At magkakamatayan tayo! Mabuti pumayag kang pumasok ako rito sa tinitirhan niyo, Larry. Ano ba yung importanteng sasabihin mo, Pinong? At hindi mo pa sabihin na lang sa labas? Iintayin pa ba natin si Martha? Hindi na. Baka matagalan yun sa palengke. Okay, sige. Sa'yo ko na lang ipakikita ang dala ko na hindi ko pwedeng ilantad sa labas. Ah. Ano ba laman ng bag na yan? Tingnan mo. At... Ginto? Tama. Bara nga ng tunay na ginto itong dala ko. Malaking perang halaga nito. Tumpak. Mina ng ganitong uri ng ginto ang nadiskubre ko. Kaya gusto kong isama kayo ng kaibigan mong si Sammy sa treasure hunting. Para magkaroon rin kayo ng maraming ganito. Kapag nagkaroon kami ng ganito... magiging milyonaryo kami. Hindi lang milyonaryo, Larry. Magiging bilyonaryo kayo. Basta sumama kayo sa akin sa treasure hunting. Ano? Treasure hunting? Oo, Remy. Yun ang papasukin namin ni Larry. Natsyak na magpapayaman sa amin. Hindi ako naniniwala dun. Siniguro sa akin ni Larry na totoo may umayaman sa paghahanap ng mga ginto. Huwag kang maniwala sa kaibigan mo. Nakasagot na ako sa kanya. Nasusubukan naming maging treasure hunter. Yan ang huwag mong gagawin sa amin, ha? Kung ayaw mo mag-away tayo at magkahiwalay. Remy? Kapag nagpaloko ka sa paghahanap ng ginto, hihiwalayan kita! Oh, Larry, kanina pa kayo rito sa restaurant? Hindi naman, Pinong. Halos sa kararating lang namin. Siya nga pala si Sammy. Oh, ikaw pala ang kaibigan ni Larry. Oo. Kumusta ka, Pinong? Okay lang. Naikwento ka na sa akin ni Larry. Sinabi ko na rin sa kanya yung tungkol sa inaalok mo sa amin. Yun ang pinakamaganda at pinakamadaling paraan ng pagyaman. Interesado kami, Pinong. Kaya lang... hindi kami marunong sa treasure hunting. Tuturuan ko kayo. Eh, baka hindi namin kaya. Madali lang ang maghanap ng treasure. Lalo pa nga't sigurado na kung saan may mina ng ginto. Pwede rin namang hindi na kayo mahirapan.
Mamuhunan na lang. Paano yun? Bebentahan ko na lang kayo ng ginto sa murang halaga na maibebenta nyo sa tripling halaga o higit pa. Parang mas maganda yung Pinong. Mas gusto kong bumili na lang ng ginto. Okay yan, Sammy. Magkakasundo tayo riyan. Magkano ang kailangang puhunan? Kalahating milyon? Iyon daw ang puhunan sa pagbabuy and sell ng ginto, Larry. Yun nga ang tiniyak ni Pinong bago siya umiulay sa atin. Malaking halaga pala ang kailangan. Wala akong ganong kalaking halaga, pare. Pero magagawan ko yun ang paraan. Sammy, gusto ko lang matulungan ka, pare. At magkaroon ako ng trabaho ang pagkakakitaan ko ng malaki. Para hindi na ako mag-abroad pa. Kaya susugal ako sa iniaalok sa atin ni Pinong. Wow, ha? Mamahali nitong anak na dala mo, Pinong, ha? Sabi ko nga sa'yo, Lucy, maaambunang ka sa racket ko. Galanti ka talaga. Papartihan pa kita sa makukurakot ko kay Larry at sa kaibigan niya. Okay sa akin yun. Wala kang pagod, pero magkakapera ka. Pero hindi okay kay Larry at sa kaibigan niya. Itikon mo lang ang bunganga mo sa racket ko. Okay, wala kang problema sa akin. Ikaw lang nakakaalam ng sikreto ko. Kaya lang, naawa ako kay Larry. Alisin mo yan sa bokabularyo mo. Pinong? Desidido akong ituloy ang plano ko, Lucy. Kapag nabulilyas yun dahil sa kagagawan mo, no, malilintikak na sa akin. Walang kamakamag-anak sa akin pag naburyong ako. Ang daming pera niya na. Kulang pa to, Larry. May iba pa akong kilala na utangan para makumpleto ang puhunan natin. Kasama ng pera ko. Mabuti. May nagagawa kang paraan. Hindi gaya ko. Huwag ka naman problema. Ako nang bahala. Kung hindi nga lang mahirap kausap si Remy pagdating sa pera, hindi ko na sana kailangan mangutang pa. Hindi ba alam ng misis mo na... Hindi ko na ipinalam sa kanya na bibili tayo ng ginto. Kapag naalaman niya, tsak na hindi siya papayag. At malamang mag-away pa kami. Talagang hindi ako papayag sa amin na mangutang ka kung kani-kanino! Remy, ang bibig mo! Ayaw mong malaman ng ating mga kapitbahay na tayo'y nag-aaway? Pero hindi naman tama ang ginagawa mo! Hindi ko pa malalaman kung hindi ko nakausap ang isang kamag-anak mo na nagtataka kung bakit ka nangutang sa kanya gayong kararating mo lang galing sa ibang bansa! Sasabihin ko rin naman sa'yo kapag kumita na ako. Hindi ka na nahiya! Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan! Wala akong kaalam-alam na malamang pinagtatawanan ako at kinakaawaan ng ibang tao dahil sa pangungutang mo! Remy, sigurado namang mababayaran ko rin ang mga... Isauli mo ang mga nakuha mong pera sa ibang tao! Isasauli ko yon. Bigyan mo ako ng puhunan! Hindi! Remy, desidido na ako. Magbabuy and sell ako ng ginto! Sige! Sige! Gawin mo ang gusto mo! Kapag nagkaloko-loko ang papasukan mong negosyo at ang buhay natin, ikaw ang may kasalanan! Ikaw ang sisisihin ko! Wala pa rin po upas ang galing mo sa bilyar mo, Lunga. Uy, Pinoy, ikaw pala. Tagal ka rin din nagawin nito. Ang gana ng suot mo. Lalaro ba tayo? Saka na. Hindi, konting pustahan lang. Kaya ng dati. Hindi bilyar ang dahilan, kaya hinanap kita. Sa lahat ng treasure hunter na kilala ko, kabisado kong buo ang loob mo. At maaasahan ka sa mga bagay na dapat isikreto. Talagang maaasahan mo basta't magkakapera ako. Malaking halaga mapapasa kamay mo, Mulong. Basta gawin mo lang ang ipatatrabaho ko sa'yo. Teka, ano ba ang tatrabahuhin ko? Simple lang, madali lang. Kabisado mo mga lugar na pinaghanapan natin ang ginto. Magte-treasure hunting tayo? Hindi. Ha? Hahanap ka lang ng lugar kung saan delikado. Yung malapit ng gumuho. Well, madali lang yun. Meron lang akong buburahin sa landas ko sa
paraang disimulado. Wala akong pakialam sa plano mo, pero tatrabahuin kung gusto mo. Basta't magkakasundo tayo sa presyo. Oh, kalahating milyon ang nasa bag na to, Pinong. Okay, Sammy. Hindi ko nabibilangin yan. Tiwala ako sa iyo. Tiwala rin kami sa iyo, Pinong. Kaya gaya ng gusto mo, pakipagkita kami dito sa iyo sa highway. Nasa na yung gintong bibili namin? Kaliwaan tayo, Pinong. Wala pa sa akin ang ibebenta ko sa inyo. Pinapunta ko lang kayo rito sa highway para dito tayo magkita-kita. At sabay-sabay tayong pupunta sa kinaroroonan ng mga ginto. Ganun ba? Okay, sige. Sasama kami sa iyo, Pinong. Saan tayo pupunta? Hello, Hulong. Ano ba? Kanina ko pa iniintay ang tawag mo, Pinong. Papunta na kami. Ah, ang bigat ah. Magtulong kayo. Ah, sige. Mabigat nga. Pare, sabay tayo sa pag-angat ng bato, ha? Asa, dalawa, tatlo. Akin ang bag mo! Ay, ang bag ko! Diyan na kayo sa loob ng kuweba! Pare, ito na po yung pera! Habulin natin! Marta, nakikiramay ako. Pinong, kahapon lamang kausap ka pa ang asawa ko. Ngayon nariyan na siya sa kabaon. Hindi ko rin akalain. Disgrasya nangyari sa kanila ng kaibigan ng si Sammy. Masaya pa siya nagpaalam sa akin. Dahil makakaahon na raw kami sa hirap. Mapagiginhawa na niya ako. Mabibigyan ng magandang buhay. Ng lahat ng mga gusto ko. Ayun pala. Hindi na siya makakabalik. Marta. Uli yaka, patalik na pala niya sa akin ang magpaalam siya. Kung alam ko lang na mangyayari ang trahedyang yun, sana hindi ko na kinumbinsi si Larry at ang kaibigan niya sa treasure hunting. Hindi bali sana maging mahirap na lang kami sa habang panahon. Makakapagtiis ako. Magiging kontento ako at masaya. Basta magkasama lang kami. Pero wala na si Larry, wala na siya. Naiintindihan kita. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Ngayon wala na siya. Para ako naputulan ng isang paa. Marta, lakasan mo ang loob mo. Ganyan talaga ang buhay. Una-una lang. Paano na ako ngayon? Wala na si Larry. Marami pang nagmamalasakit at nagmamahal sa iyo. Ang mga kamag-anak at mga kaibigan mo. Ako. Pino. Hindi kita pababayaan. Sa lahat ng oras, nakahanda akong damayan ka. Lalo pang at nakukonsyensya rin ako. Dahil may naging bahagi ako, kaya sinapit ng asawa mo ang trahedya. Sammy! Sammy! Ikaw
kahapon na asawa ko. Kaya nagawa kong makiramay ngayon sa libing ni Sammy. Hindi ko kailangan ng pakikiramay mo! Remy! Asawa mo ang dahilan kaya na-disgrasya si Sammy! Pareho silang naging biktima ng trahedya. Hindi mapapamak ang asawa ko kung hindi siya kinumbinsi ni Larry na sumama sa kanya! Huwag mong sisihin si Larry. Walang kasalanan ang asawa ko. At sinong may kasalanan? Sinong may kasalanan sa pagkabantay ni Sammy? Ha? Sino? Ako? Ako ba? Ako? Pareho lang tayo na wala ng mahal sa buhay. Siguro nga may kasalanan ako. May bahagi ako kaya na-disgrasya ang asawa ko. Kung sinanan ko ang gusto niya, kung sana hindi ako naging maramon, baka hindi siya tumigil sa trabaho niya sa ibang bansa. Baka hindi siya umuwi ng Pilipinas at naghangad ng magnegosyo para matulungan ng kaibigan niya. Marami. Napakarami naming utang na loob kay Sammy. Napakabuti na ang asawa mo. Kung maibabalik ko lang ang mga araw, susundin ko na ang asawa ko. Magiging matulungin na ako gaya ng gusto niya. Kung naging masunurin lang akong asawa kay Sammy, sana buhay pa siya hanggang ngayon. Oh, Lucy, para sa'yo. Para saan ang perang ito, Pinong? Yung parte mo sa racket ko. Hindi na. Ano? Tumatanggi ka sa pera? Lucy, kilala kita. Pagdating sa pera, gahaman ka? Oo, gahaman ako sa pera. Kung malalamangan ko ibang tao, lalamangan ko. Makasarili ako. Mukhang pera. Pero may konsensya ako. Di ako tulad mo. Magkamal ka lamang ng pera, magawa mo lamang yung matagal mo ng balak na mag-agaw ng asawa na may asawa, gagawin mo ang lahat. Ano ba? Kaya nagbayad ka para matanggal sa trabaho ang taong wala namang kasalanan sa'yo. Kaya wala kang pangingin na umutang ng buhay ng kapwa mo. Baka may makarinig sa sinasabi mo. Hey, no? Martha? Totoo ba ang mga narinig ko kay Lucy? Totoo ba ang lahat ng yon? Iwan mo ang braso ko. Martha, relax ka lang. Umalma ka lang. Magsabi ka ng totoo, Pinong! Kaya nga inilayo kita kay Lucy para magkausap tayong mabuti. Para masabi ko sa'yo ang totoo. Anong sinasabi ng pinsan mo na balak mong mag-agaw ng asawa na may asawa? Hindi totoo yun. Sabi lang ni Lucy yun kasi... Kasi nga, hindi ko siya pinautang ng malaking halaga. Kaya sumama ang loob sa'kin. Oo, ganun yun. Sasama ng loob niya kung ano-ano na sinasabi laban sa akin. Malalaman ko rin ang totoo. Martha, maniwala ka sa akin. Lahat na sinasabi ko sa'yo, totoo. Totoong mahal kita. Kaya handa kong gawin ang lahat para mapaginhawa ka. Para mabigyan ka ng magandang buhay. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Magagawa ko ang lahat. Kahit ang ipapatay ang asawa ko para maagaw mo ko sa kanya. Hindi. Aamin ka nga ba? Martha, ngayon byuda ka na. Ako na lang ang maaasahan mong magmamalasakit at magmamahal sa iyo. Kaya sana
Maging maamo ka na sa akin para sa kabutihan mo. Maging tayo na. Para guminawa ka. Para lumigaya ka. Mag-uusap pa tayo, Pinong! Marta, pakinggan mo ko! Maniwala ka sa akin! Marta! Marta! Oh. Lucy! Marta? Pumasok na ako ng bahay mo para hindi mo ako mapagtaguan. Bakit naman kita pagtataguan? Si Pinong ang may kagagawan kaya natanggal sa pabrik ang asawa ko. Hindi ba? Ano? Oh. Ewan ko. At sinadya niya ipapatay si Larry para maagaw niya ako sa asawa ko. Hindi ba? Hindi ba? Ano? Hoy, teka. Wala ko na nilaman sa sinasabi mo. Ang naloob. Magtapat ka, Lucy. Umamin ka. Sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mong kabungan na ginawa ni Pinong para magkaroon ng hustisya ang pagkamatay ng asawa ko at ng kaibigan niya. Marta! Nakikiusap ako, Lucy! Ano? Nagmamakaawa ako sa iyo! Ito ang pinakamagandang ginawa mo, Marta. Sumama ka sa akin dito sa motel. Tama ka, Pinong. Dapat ko lang tanggapin na wala na si Larry. At mag-move on ako sa buhay. Sa wakas, matutupad na rin ang matagal ko nang inaasahan. Ang langking ka. Pinong, sumama ako sa'yo rito. Hindi para sa gusto mong mangyari. Huwag mo akong yakapin. Huwag mo akong makalikan. Bitiwan niyo ako! Sa ganito rin tayo mauuwi. Huwag na natin patagalin pa. Huwag ka na magpakipot pa. Matagal na akong sabik na sabik sa'yo. Pagkikin mo po. Para pareho tayong lumigaya. Gusto kong magkaliwanagan tayo. Ano pa ba ang malabo sa'yo? Kahit wala nang asawa ko, siya pa rin ang mahal ko. Siya pa rin ang mamahalin ko hanggang sa kahuli-huli ang tibok ng puso ko. Hanggang ngayon ba naman na wala na akong karibal sa'yo, mailap ka pa rin sa akin? Wala pa rin akong puwang sa puso mo, sa buhay mo? Ibang klase ka, Marta. Ibang klase ka. Ibang klase ka. Itiwan mo ang braso ko. Inaasahan ko ngayon, wala na si Larry. Mapabaling sa akin ang pansin mo, ang pagmamahal mo. Pero para sa'yo, basura pa rin ako. Walang kwentang tao. Sa kabila ng mga ginawa ko, kahit anong gawin mo, hindi ako papatol sa'yo. Ubus na ang pasensya ko sa'yo, Marta. Sagad na ang pagtitimpi ko sa'yo. Nagbayad ako para maipatanggal sa trabaho ang asawa mo, para lumapit ka sa'kin, para iwan mo siya. Pero hindi nangyaring inaasahan ko. Sa halip na masilaw kita sa pera, sa kaginhawaang matagal ko nang inialok sa'yo, patuloy ka pa rin nakasama kay Larry. Kahit katakot-takot na hirap nang natitikman mo sa piling niya. Kaya sinadya mong ipapatay si Larry? Oo! Oo! Hindi disgrasya ang pagkamatay ng asawa mo. Sinadya kong ipapatay siya para mawala na siya sa landas ko. Malas lang ng kaibigan niya na nadamay sa trahedya. Hayop ka! Pagbabayaran mo ang kabuhan mo! Hindi na ako magluluyo sa'yo. Hindi ka rin lang magiging akin sa santong dasalan. Kaya kukunin kita sa paspasan. Kaya hindi ka rin pakikinabangan ng iba. Sa ayaw at sa gusto mo, aangkinin ko ang katawan mong matagal ko lang pinagpapantasyan. At pagkatapos, iiwan na lang kita rito walang buhay. Para wala akong panagutan sa iyong magiging kamatayan. Iwan mo! Walang saysay ang pagbubuyas mo. Pagsasawaan mo na kita bago kita patayin. Iwan mo ako! Iwan mo ako! Bakit mo ko sinipa sa paghinta ng mga ita? Nanagot ka sa bata sa pagkamatay ni Larry at ni Sammy na ikaw ang utak! Ang cellphone na ito ang magpapatunay! Akin ang cellphone na yan? Bago ka makatawag na sa klolo,
Napagsamantalahan at napatay na kita. Hindi ko nung sabi yan, Simon. Dito ka sa kamar. Huwag na kayo kilos ng masama. Mga pulis. Hindi mo ang masama ka. Sumungo ka ng maayos. Pero, halika dito. Masasamayan. Bago ako sumama sa'yo, nagsumbong na ako at humingi ng tulong sa mga otoridad. Kaya pinlano nilang lahat para kumagat ka sa patibong nila. Kaya isang tawag ko lang sa kanila, narito na sila. At sila rin ang nagturo sa akin na i-record ko ang lahat ng pag-uusap natin na magdidiin sa'yo sa ginawa mong pagpapatay sa asawa ko at sa kaibigan niya! Matapos dakpin ang mga alagad ng batas si Pinong, nagkaroon ng lakas ng loob si Lucy na aminin sa mga otoridad ang lahat ng kanyang mga nalalaman laban sa pinsan. Kaya hindi nakaiwas ang buhong na lalaki sa parusa ng batas. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Jenna Lynn de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects Jerry Mutia, Technical Supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring Buboy Salonga. Production Assistant Angie Cruz. Creative Consultant Salvador M. Royales. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino at sa direksyon ni Phil Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod. Isa na namang maaksyong kabanata ang aming ihahandog sa inyo sa ating dulang. Ano ang katotohanan?